Tinakot pala ni Rob Pelinga mga idol ang ibang mga NBA teams patungkol nga dito kay Austin Reaves. While I think alam nyo naman na mga idol na sa kalagitnaan pa lang ng playoffs ay mainit na ang pangalan ni Austin Reaves nang dahil nga mga idol sa ganda ng kanyang paglalaro pero nang dahil nga rin sa kanyang contract dahil 2 years lang ito mga idol at magiging free agent nga siya. And then nung nagpatuloy ang kanyang magandang paglalaro all throughout the playoffs ay inasahan nga ng mga analyst, ng mga reporter na itong si Austin Reaves ay makakatanggap ng 4-year 70 million, 4-year 80 million and even 4-year 100 million mula sa mga NBA teams na may cap space. Kagaya na lamang ng team ng Houston Rockets or San Antonio Spurs. Kaya naman mga idol ito ang pangamba ng Lakers fans at ang team ng Lakers na baka nga makuha ng ibang mga NBA teams itong si Reaves nang dahil nga sa 4-year 56 million lamang ang pwedeng i-offer ng team ng LA kumpara sa ibang mga koponan na talagang napakalaki nga ng pwedeng i-offer dito nga sa magaling na gwardya ng Lakers. Kaya naman mga idol, itong si Rob Pelinka ay naging matalino sa kanyang naging approach bago pumasok ang free agency. Diba't ilang beses nating nakita ang reports, mga balita na ang Lakers imamatch ang kahit anong offer dito kay Austin Reaves kahit umabot pa nga daw yan ng 4-year 100 million na max contract na pwedeng i-offer ng ibang mga NBA teams. Ilang beses na nga silang sinabihan ni Rob Pelinka na kahit magkano pa yan, tatapatan namin yan. And then mga idol, nung pumasok na nga ang free agency, si Dave McMenamin na isang Lakers reporter na alam kung anong nangyayari sa loob ng Lakers ay nireport nga sa ESPN na sinabi daw ni Rob Pelinka na kapag may nag-offer nga daw dito kay Austin Reaves ngayong free agency na 4-year 100 million, 4-year 80 or 90 million ay hindi nga daw nila imamatch yun mga idol hanggang sa pinakahuling segundo ng free agency sa July 6. At yan nga ang kanyang pagbabanta, ang kanyang pananakot sa ibang mga NBA teams. At kapag ginawa nga yun ni Rob Pelinka mga idol, hindi niya minatch yung contract offer ng ibang teams dito kay Austin Reaves hanggang sa pinakahuling segundo ng free agency ay hindi pwedeng gastusin ng ibang mga NBA teams yung mga pera na yun na naka-offer na kay Austin Reaves. So in short nga mga idol, makaka-miss out ang ibang mga NBA teams sa mga ibang mga free agents dahil nga naka-offer ang pera nila kay Austin Reaves at hindi nga daw imamatch yun ng Lakers hanggang sa pinakahuling segundo ng free agency. At sa pinakahuling segundo ng free agency mga idol ay sigurado ubos na yung mga free agents nun. So yan nga mga idol ang naging magandang panakot ni Rob Pelinka sa ibang mga NBA teams sa mga gustong ang umagaw dito kay Austin Reaves. Kaya naman mga idol, diba sa dalawang araw ng free agency wala tayong nabalitaan na ibang mga teams na nag-offer ng contract dito kay Reaves. So kaya mga idol, nag-sign na tuloy itong si Austin ng 4-year $56 million extension sa team ng Los Angeles Lakers. So mga idol, going according to plan ang lahat ng plano ni Rob Pelinka. Nabalik niya ang kanyang mga core players, D'Lo, Rui, Austin Reaves, nakadagdag pa ng magagaling na role player. So kudos nga kay Rob Pelinka for a great offseason para sa team ng LA Lakers.